Hi friends! Kumusta po kayo? Sa buhay ng mananampalataya ay mabuti kung palaging high, pero minsan parang roller coaster din ang ating spiritual experience. May moments na masigla at malakas ang ating pananampalataya, ngunit may mga pagkakataon at panahon din na tayo'y nagdududa at nanglulupaypay. This can happen even to the best among us. Nangyari ito sa mga biblical personalities. For instance, si Elijah nang siya ay tumakbo mula dun sa takot niya kay Jezebel. Si Pedro nang siya ay lubulubog na nang makita niya yung malaking tubig na alon ng dagat. At nangyari din po ito kay John the Baptist. Siya na promotor at nagbigay ng pabalita bago dumating ang ating Panginoong Hesukristo at magpakilala publicly sa kanyang ministry, nang siya ay nakakulong na na-record po sa aklat po ng Lucas, Kapitulo 7, ay nagkaroon din po siya ng pag-aagam-agam. Nagkaroon din po siya ng mga pagdududa. Ang mga Israelita sa katotohanan ay hindi exempted dito, and for most of their life as they journey the wilderness ay makikita mo sa kanila yung maraming pagdududa, pag-agam-agam at pag-aalangan sa leadership ng ating Panginoong Diyos. Kung kayo ay nagdududa at parang nag-aagam-agam sa inyong pananampalataya at sa relasyon sa ating Panginoong Diyos, ano po ang gagawin natin? Sa Luke chapter 7 ay mayroon tayong ilang mga bagay na matututunan kung paano i-handle kapag ka tamang duda ka na. Sa Luke chapter 7 verse 19, ay ganito po ang sinasabi. And John, calling two of his disciples to him, sent them to Jesus, saying, "Are you the coming one, or do you look for another?" Itong si Juan Bautista ay hindi sigurado o marahil ay gustong manigurado. In a way, nasa panahon siya ng paninigurado at pagtitiyak. Maaari ding nasa panahon siya ng pag-aagam-agam. Ano ang matututunan natin sa ginawa niya sa panahon ng ating pag-aagam-agam o pagdududa? Number one, you reach out for the right people. Pinatawag niya yung kanyang mga alagad at sinugo sa ating Panginoong Jesus. Hindi maganda na, alam mo na yun, medyo nagkakawindang-windang na yung pananampalataya mo, medyo parang mababackslide ka na and you're slipping down, one step forward, three step backwards, tas ang lalapitan mo pa, yun ding mga taong magbabatak pa sa'yo pababa. John knew that in order for him to address his doubts, he must go to the right people, to his disciples who knew him very well, who understand his calling very well, and to Jesus himself. Pinapunta niya sa ating Panginoong Hesukristo yung kanyang dalawang mga alagad. Pag nasa pag-aalala na po kayo, nasa pagdududa na panahon ng inyong buhay, go to the right people. Yung mga tao na magbibigay ng liwanag. Yung mga taong itutula ka pataas at hindi ka hihilahin pababa. Yung isasabihin sa iyo, directly sumimba ka, manalangin ka. Lampasan mo yan, get over it, and you continue serving the Lord because the Lord's grace is always sufficient. People who will not be afraid to call sin in its right name. People who will be able to confront us kung ano man ang drama natin sa buhay at kung ano man ang trauma natin sa buhay. Number two, nang dumating yung mga alagad sa harapan ng ating Panginoong Jesucristo, yung mga sinugo ni John the Baptist, ay sinagot ng ating Panginoong Hesukristo yung kanilang katanungan exactly kung paano inihabilin sa kanila ng Apostol Juan. Ang sabi nila, "Are you the coming one or do we look for another?" At sumagot ang ating Panginoon sa verse 22, Jesus answered and said to them, "Go and tell John the things you have seen and heard, that the blind see, the lame walk, the lepers are cleansed, the deaf hear, the dead are raised, the poor have the gospel preached to them." Kapag ka po tayo nasa tamang pagdududa, you have to remember what Jesus is doing or what Jesus has done in your life. May kanina po may napakinggan akong isang magandang quotation from Steps to Christ na
yun daw mga nakalipas na mga monumental victories or landmarks sa ating Christian life, we must always look back and revisit them so that we will be encouraged. Kailangan po nating alalahanin ano ba ang ginagawa ng ating Panginoong Jesucristo. At ito po kasing nasa Luke 7:22, nang sabihin ng ating Panginoong Jesucristo yung kanyang mga ginagawa. These are the very descriptions of the work of the Messiah. Ito po ay nakasulat sa aklat ng Isaiah at mababasa din po natin ng nasa Lucas Kapitulo 4 tungkol sa propesya kung ano ang gawain ng Mesiyas. At in essence, ang sinasabi ng Panginoong Jesus sa mga alagad ni Juan at papunta din kay Juan, narito ang mga katibayan. Narito ang mga nangyayari. Narito ang aktual na aking ginagawa ayon sa propesya at ayon sa inihayag kung ano ang gagawin ng Mesiyas. Madalas po, you will have to look back and trace the fingers, the footprints of God in your life during the time of your discouragement. Alalahanin mo kung paano ka nagsimula. Alalahanin mo kung paano ka isinalba ng Diyos sa mga krisis, sa malalaking mga problema. Alalahanin mo kung paano naging mabiyaya at matulungin ang Panginoong Diyos sa mga nakalipas mong mga taon upang ma-encourage ka sa iyong pinagdaraanan. And lastly, nang tapusin ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang message tungkol kay Juan, ang sabi niya sa verse 28 ng parehas na chapter, "For I say to you, among those born of women, there is not a greater prophet than John the Baptist, but he who is least in the kingdom of God is greater than he." Bago umalis yung mga apostol o mga alagad nitong si John, ay sinabi ng ating Panginoong Jesucristo yung kanyang affirmation despite of the doubts that John was going through. Sa panahon ng ating pagdududa at pag-aalala, we tend to focus on the darker side of life. We tend to focus on our challenges, and rightly so. Okay lang din yun. But you will have to receive God's assurances that He is with you all along, that your works are not wasted. May season lang ng buhay ng tao kung saan naka-down tayo. It does not determine your whole life. It does not mean na nag-fail ka on one season, you'll be failing for the rest of the seasons of your life. There are seasons of life. At ang sabi ng banal na kasulatan, ang matuwid ay nabubuwal na makapito, ngunit bumabangon siya ulit. Sang-ayon po yan sa Proverbs chapter 24, verse 16. Kaya mga minamahal, you'll have to receive God's assurances that He is with you, He has not forgotten you, and He has no plan of doing so. Whenever you go through times of doubts, sa panahon ng tamang duda, mag-reach out ka sa mga tamang mga tao. Alalahanin mo yung mga ginawa ng Panginoon at ma-excite ka sa mga kaya niya pang gawin sa iyong buhay. And lastly, tanggapin mo ang kanyang assurances na hindi kanya iiwan at wala siyang planong iwanan ka. Parahil dumadaan lang tayo sa seasons ng ating buhay, but that season may be preparing us for the better season up ahead. Because even now, we can live on God's Word.